Magandang panahon po. Ito po uli ang boses ni Emelino T. Maestro, ETM. Raising tax awareness, making taxation enjoyable. Aba, ang pag-uusapan natin sa araw na to ay Oakland Kandado. Alamin lang po ninyo yung flow ng transaction o yung tinatawag na due process. So mag-uumpisa po yan sa TPI o tinatawag na third party information. Pagkatapos magkaroon ng TPI, magkakaroon po ng MO. Ano po yung MO? Mission order. Pagkatapos ng mission order, magkakaroon po ng surveillance form. At ang susunod dyan ay apprehension slip. AS, apprehension slip. So sa apprehension slip, ang susunod, sworn statement. Ayan po yung itsura ng sworn statement. After that, magkakaroon po ng 48HN. Ano yung 48HN? Yung po yung 48-hour notice. And then after 48-hour notice, yung pong 5-day VAT compliance notice. And then after 5 days compliance notice, yung 5DCN, darating po yung CO. Ano yung CO? Ah, closure order. So sa closure order, dalawa po ang option ng BIR. Definitely, ililip o LCO. Ililip yung closure order or kakasuhan kayo ng run after tax evader. Okay, yan nakikita nyo yung flowchart. Bawat section or segment ng flowchart na yan, mayroong pong embodied. Ulitin ko, merong embodied rights kayo. So, meron din po silang embodied BIR, I'm speaking of the BIR, meron silang embodied obligation. So pag-aralan natin bawat segment, ano po yung inyong rights and privileges? E paano nyo malalaman yon? Ito po ay through webinar. Bibilin po ninyo yung aking lecture through webinar at mabibili po nyo yan sa emelinotmaestro.com. So register na and join po. At kung gusto po ninyo maging makatanggap o maging scholar ko, ulitin ko lang, makatanggap po ng scholarship grant o maging scholar ko, i-email nyo lang po ako sa go@taxaccountingguru.com o puntahan nyo po yung Facebook, Blogspot, YouTube accounts ko. Ang pangalan ay Kataxpayer. At yung personal ko pong Facebook ay Emelino T. Maestro ang lingalan. At ang contact information ko po ay nandyan. Marami pong salamat at sa pakikinig at sa panonood nyo po nitong aking video. Sana po ay ma-share ninyo. O na ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo sa pag-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, supplier, customer, at sa iba pang tao na nangangailangan ito. Thank you and more power to you. Ito po uli ang inyong boses, ETM, Raising Tax Awareness, Making Taxation Enjoyable.